kasagayan ba itago? Parang pinabukasan at araw na panibago. Na naiyan tama sa mali kapag hinalo. Mabuti ang magwawag ay masamay laging tayo. Paano kung ikaw ay inaagrabyado? Di natapakan na ang buong pagkatao. Mananahimik ka na lang ba't ilalaban? Huwag kang matakot, kayaan mong ika'y samahan ko. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Huwag kat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Oh Pilipino, magpapadaya ka ba kung kani-kanino? Papatulan mo pa din ba kahit amoy ang motibo? Na ikaw ay nililangin para maknakaw sila ng libo. Di tayo popo, kaya't huwag magpagamit. Nakatutok man sa ulit at tilin ka sa langit. Ilayain na sa rurupo pa ng mga palakit. Pagkat hanggang ngayon nagtatanong pa rin ako na bakit. Kaya di pa rin nasusolusyonan mga problemang kinakaharap ng pamayanan. Sabi nila yung lahat nagkat, ngunit bakit yung iba walang ang naipundar? Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Gagaling magsalita, maaari ka nila makuha ng bigla-bigla. Mga mapangmanipula kung di mo maaapila. Ay maniniwala ka, ngunit sa dulo wala sila nagawa kahit isa. Yung akala mong tutulong sa iyo na magbanat ng buto ay siya rin magdadagdag sa pinubuhat mong bato. Gagamitin ka lang pala sa pansariling gusto. Ikaw naman ang daling nagpahuto. Maging matapos sa pagharap ng hamon. Lakoyin ang dagit kahit mataas ang alon. Kasama mo ako at kakahandang tumulong. Pagkat mahal ko ang bayan at ang Diyos na Panginoon. United Talino Warriors at Boss Mike Cervera. Sa kanila'y natutunang maayos. Kaya't kailan man di ako masisira. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Huwag katliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Huwag katliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Yon, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Sabi ni Ate Rosie's Kitchen, good day daw po sa lahat. Mag-like-like muna. Oo nga, oo nga. Ito na, huwag na nating anin to. Diyos ko, no? Ramdam nyo ba? Naloko na. Unang-una yung si Catherine. Ako, wala tong ginagawa sa buhay siguro. Boston Trooper. Silent Scream. Sherry Santa Maria. Ninang Lili Tonini. Sonrox Goma. Polgoso. Magandang hapon po. Siyempre, nandiyan na si Boss Jing Kohi. Oo, may tumatawag na naman na chismis.
Lord Glenn, magandang gabi po. Ate Rose's Kitchen in Dairet. At syempre, nandiyan dyan kayong lahat. Oh, at saka si JC De La Cruz na nasa Cebu pa. Naloko na. Ay, umuwi na kayo! Kung ano pinaggagawa nyo dyan, JC, ha? Kayo talaga. Oo nga. Hindi pa sila umuwi eh. Nakichismis down. Naloko na. Uuwi na daw. Oo, nilangaw. Nilangaw daw dyan. Totoo ba? Naloko na. Dali, may video ko eh. Nilangaw daw. Nilangaw ba? Hindi nagsya naman pala eh. Sabi nyo nilangaw. Oh, tingin nga. Umutom, nandito sa Pilipinas, may pagmamahalan. Oh, ayan, oh, op, kay Daddy Di pala to. Oo, wag na yan. wag na yan, handali. Oo, talaga ba? Talaga. Meron pa yata dito. Bangaw daw ba? Bangaw ba? Grabe kayo, ha? Totoo ba, JC? Ano, saan na yun? Wala. Handali, ha? Napin ko lang. Oh, hindi nakasama? may papasa ako sa'yo, pre, ha? Para, ala, copyright. Oo nga. Tama, copyright tayo. Alam mo na. Mahirap ngayon. Dati magkakampi tayo. Naloko na. Alamin mo. Oh, JC, oo nga. Diba? Boss Mike, is na mo PM ko sa iyo. Alin ba? Hindi ko alam, Boss Jim. Mamaya babasahin ko kasi hindi ako nagbabasa ng mga ano. Wala ka naman yatang ano, message? Ano ba? Papa Dom, Boss Mike, pa shoutout naman kay Miss Lai Austria. Oh, Lai Austria, nanonood ka ba? Shoutout mo nga si Papa Dom. Naloko na. Keyboard Warriors for PBBBM. Daming B. Junior, yung Vancouver Gem, shout out. Oh, sino pa? Halina. Titignan natin, ha. JC nag-message ng ano? Ay! Kukonti nga. Oo. Siya, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Sampo! Sampo, yung nakita ko. Oo nga. Meron namang konti. Bayan? Oh, eto na, 'di ba? Si Sara kasi. Marami tayong topic ngayon eh. meron din syempre. 'Di ba? Syempre alam naman natin 'yon. May kanon name ng beauty salon, parlor mo sa po. Syempre Salon 360, Boss Jing Koy, Salon 360. Patulog na ako pero live ka, makikinig ako. Oo, sige, para makatulog ka na, ha? Lamyaan kaya natin yung pagla-live. Parang yung mga iba, alam nyo guys, hihinto na matagal. Ganito. Hihinto na matagal. Nakakantok yung ganun, ano? Bisit, manood. So, eto na nga, mga kababayan. Oo. Oh, 'di ba yung prayer rally doon? Alam mo niyo na, 'di ba? Oh, syempre may ganito. Saan na 'yon? Oy, nasaan ka? Yan. Oh, 'di ba? Alam niyo? Oh, 'yan lang ang pinunta ni JC doon. Naloko na. 'Di ba? Oh, galing. Gagaling.
Igagaling-galing. Ay! Kuya Will! Bongga, ha? Talagang may paganyan, ha? Oo, di ba? Siyempre, yung mga ano. Kaya alam nyo ako, dapat nandyan din, eh. Naloko na. Kasi... Oo, kasi gusto ko magsimba. Naloko na. Oo, gusto ko magsimba. Kaya gusto ko ganyan, di ba? Sisimba ko. O, di ba? Sarap kaya magsimba pag may ganyan. Matindi ang patawa ni Kuya Will. Oh, talaga? So, ano yon? Prayer rally. Oh, Duterte version. Kaya nga eh, no? Prayer rally? Tatawag ng prayer rally? Tapos may mga ganyan? So ano, magmamano tayo kay Kuya Will? Ganun. Naloko na. Para, Kuya Will! Kuya Will! Tatawa ako dito. Oo nga, di ba? Prayer rally nga eh. O, di ba? So pagkatapos ng ano, prayer rally, oh, ang gigiling-giling. Ang gigiling-giling. Naloko na. Di nga ako sumama kasi nga maraming trabaho na mas importante kaysa pagsisimba. Kaysa umatin ng prayer rally. Naloko na. Ganyan kaya yung bet na bet kong ano, mga ano, prayer rally. Naloko na. May ganyan, di ba? Siyempre, si Digong, oh, ngayon binabatikos. Kita nyo, ha? Oh. Ano sabi? Oh, ito, ano yan? Oh. Digong, oh, ex-President Duterte, who once oh, called God stupid, organize another prayer rally. Oh, pangalawa na to. Di ba? So matapos mong tawaging estupido ang Diyos, ang may kapal, ay, nako, tapos tumatawag kang ganyan, papikit-pikit ka pa. Naloko na. Oh, di ba? Sino pa yung katabi mo? Mukhang chika ba iba? Ha? Di ba? Matapos niyang tawagin, so panay na ang tawag ngayon ng prayer rally. Bakit hindi kaya tawagin na ano ng yung kanilang gagawing rally eh ano? Pabagsakin ang gobyernong Marcos, ganon. Naloko na. Di ba? Bakit hindi kaya ganun? Oo, pero alam nyo, sabi nga ni JC, may post si JC dito, ha? Makinig kayo. Talaletan natin. Makinig kayo dito, ha? JC, wag mong buburahin, ha? Babasahin ko. Ano yung sabi dito? Dali. JC. Ah, andali. Na-screenshot ko na. Sige, buburahin mo na. Na-screenshot ko na yata. To. Dali. Ay, nako. Nasaan yung salamin ko? Oh, ayan ha. Oh, ayan o. Oh. Sabi ni JC, I am comfortable supporting the president. Oh, ayan ha. Sabi dito. Suportahan ko. Sabi daw ni, ano, ni Digong ito ha. Oh, suportahan ko yung chacha. Ah, okay. Sabi ba niya yun? Naloko na. And I am comfortable supporting the president. Yun! Napapalay. Oh, wala pa naman akong nakitang talagang big error. Big mistake. Wala pa! Wala! Naloko na. Bakit mo minumuro? Bakit tinatawag mo bangag? Napaso ba si President Duterte? Naloko na. Wala ma ipikitang ebidensya ang Lolo Dix? Oh, di ba? Wala pala eh. Sabi niya rito, ulitin ko ha. Oh, wala pa naman akong nakitang
talagang big error, big mistake. Wala pa! Naloko na. Malas ito. Oh, maybe sa baba. Oh, lagi naman ang problema sa baba eh, di ba? Oh, normal na lang yata yun eh. Pasaway yung mga nakukuha niyong tao eh. Oh, hindi lang din naman si Pangulong Bongbong o Marcos ang may ganon, di ba? Meron din sa'yo, di ba? Oh, yung ano, nagpilit na ha, umangkat na lang tayo ng umangkat ng bigas. Kaya napakamahal ng bigas. Oh, di ba? Oh, yun. Oh, yun yung panahon ni ano, ha, ni Digong yun. Mm. E ano ba yung pinuputok ng Alipores? Ewan ko. Ah, naloko na. Oo nga daw, maybe sa baba. Pero, sa kanya, wala akong nabalitaan! Uy, aminin mo, Digong. Ano ba yan? Dahil ba hindi ka pinahuli? Dahil ba, ano? Dahil ba muntikan ka ng maaresto? Naloko na. At eto pa, ha? At eto pa. So, I continue to support him. Naloko na. Oh. Oh, kita nyo? Diba? Ano ba, Digong? Naloko na. Laban o bawi ba talaga? Oo, ano, campaign rally ata nangyari, hindi prior rally. Oo nga, Boss Lawrence. Oo, nagbago ang mga sinabi ni si Digong. Sabi ni Ate Rosis. Oo, ano sabi? Oo, dahil may warning si Acorda. Ha, 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 kundi dampot sila lahat. Talaga? Bakit wala si Kibuloy? Hindi ko nakita. Puro Alipores lang ni Kibs yung nando doon. Naloko na. Diba no? Oo, oh, oh, diba? Oh, bagong grupo ng ano, Fulton. Yan, talaga? Talaga? Talaga ba? Takot sa ICC? Sabi ni, oy, talong mo nga kay JC. Kaya ganun, ano? Diba? Eh bakit ngayon nasasabi ni ano to ni dating Pangulong Duterte? Samantalang nung unang prayer rally na ginanap sa Davao, 'di ba? Mapapait, maiinit, masasakit, 'di ba? Ang daming ganon, ang daming hanas. Oh, pag Pero ngayon parang iba na yung ano, yung sinasabi. Oh, 'di ba no? Iba na. So, oh, umurong na ba yung bayag? Naloko na. Umurong na yung ano, yung yag balls ni ano, Digong? Naloko na. Binabawi na, sabi ni Lord Glenn. Oh, may prayer rally, oh, 'di ba? Ang bagong grupo ng kulto, sabi ni Sean Rox Goma. Oh. Harimaw, ang dasal ng ka-epokritohan, sabi ni Michael Acoba. Ba, talaga? Talaga. Naloko na. Oh, di ba? Parang mas masaya pa nga dito sa ano eh. Sa EDSA. Tingnan nyo ha, yung EDSA. So, ayun na nga. Oh, di ba? Laban o bawi. Ganon din na rin si Sarah. Si Sarah nag-post. Oo, ayan yung post niya. Hindi ko na tuloy mabasa. Ang liliit. Sino nakabasa ng post na to ni Inday Sarah? Ha? Sino? Naloko na. Oo, nabasa nyo ba ito? Oo, nakatulog ako. Narinig ko boses mo. Oy, Tiger Eyes. Josephine Isidro, nag-stop na si Sidigong sa paggamit ng fentanyl. Kaya pala. Siguro nga.
Ah, si Coach Jarrett. Ano sabi ni Coach? So, eto na nga. Lakihan ko lang nga para mabasa natin, para mabasa rin ninyo. On this day, we commemorate, commemorate the brave, hindi ko mabasa, maliit. So, ayun, basta ang sinasabi dyan nga ni Sara, total naman napanood nyo na pala to. Ah, para bang dapat gunitain. Pero matapos yan, ha? Di ba nagsabi na nga ang Pangulong Bongbong Marcos na huwag na natin gawing holiday yan? Diba? Dati kasi holiday kapag ka-EDSA Revolution, diba? So nagdeklara ang Pangulong Bongbong Marcos na wag na nga gawing holiday. O kaysa kayo pumasok na lang kayo kasi nga kukonti na lang naman ang dumadalo diyan sa 'Di ba? Paggunita ng EDSA Revolution daw nila. Boss sa kwartero. Cristobal, shout out, 'di ba? Ngayon, eto na nga matapos ngang sabihin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na wag na ngang gawing holiday, hindi naman sinabing wag gunitain kundi ang sabi niya lang wag na nating gawing holiday. Ano kaya dahilan ni Pangulong Bongbong Marcos? Kasi nga naman wala naman nang talagang 'di ba? Interesado, iilan na lang yung mga dumadalo diyan sa EDSA. Ayaw na nga ng mga tao nakakalikha lang ng traffic sa Metro Manila. Traffic na nga, lalo pang pinapatraffic. Diba? Ligaya Villar ba? So, yun. Ngayon, nag-post naman ito. Ni Inday. Pinost ni Inday ito, ha? Ayan. So, ang sinasabi nga, hindi ko lalo masyado mabasa. Na gunitain. Taliwas, sa madaling salita mga boss, yaan yung kanyang mensahe na post sa kanyang social media account ng Vice Presidente ay taliwas dun sa sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinukontra? Tapos, matapos nga lang mga ilang oras, binura ni ni BP yung post. Bakit kaya? Manang-mana ba siya tatay? Lalaban o babawi? Babawi o lalaban? No, ano na ba nangyayari sa inyo? Bakit hindi nyo panindigan yung mga pinopost nyo? Dapat, laban kung laban! Diba, Boss Rocket? Laban, bawi! Ganon, diba? Ewan ko dito sa mga ito, mukhang umuurong na ba? Ano ba nangyayari? Akala ko ba ipalaban itong mga ito? Tapos ngayon, yan na nga ang nangyayari. Diba? Yan na. Si una si Digong, iba na yung sinasabi. Iba na yung Iba na yung tema. No? Parang teka muna. Parang si si Badida yung mainit. Alam nyo, payo ko ha, sa mga Duterte, huwag kayong maniniwala dyan kay Rokwa. Kasi yan, ipapahamak kayo niyan. Maniwala kayo sa akin. Ipinapahamak kayo niyan. Diba, no? Mahirap maging leader. Yung balibalentong ang sinasabi. Tuk na din ako. Ninang Lili to Nini. Hoy, matulog na kayo. Huwag kayo magpuyat. So ngayon, mga kababayan. Sa mga hindi pa nakakapag-like, share, at saka subscribe, ba? Ang lalandi nyo. Tulad ni Roselyn Apable. Oo. Di ba? Oo. Nabasag na mga Lagay nga natin to. Sabi ni Tiger Eyes, nabasag na mga e-balls ng Grabe, basher ka talaga ni Duta. Ay, Duta, ituloy.
Oh, thank you naman, no. Thank you naman kay Cheryl Santa Maria nakapag buti pa si Cheryl nakapag like, share and subscribe na. Ah, so ngayon mga kababayan, 'yan ngayon. Oh, bakit mo pa pinost? Oh, na para bang may article pa to, no. Oh, hanapin niyo na lang yung artikulo. Meron ako dito, teka ha. Nasaan ba 'yon? Article. Ayan. Ito ba 'yon? Yan ba yun? Ah, hindi. Teka. At parang ano, wala din eh. Ay, kulang. Sidigong kasi. Oh, di ba? Oh, eto nga. Ayan o, eto pa. Siguro naramdaman nila mga boss. Oo ha? Salungat nga yan sa una niyang post last year, Julie Recaña. Diba no, Julie no? So maraming nga silang mga ano, mga sinasabi tas binabawi nila. Oh, alam nyo na. Sabi dito, no confirmed religious leader joining Duterte prayer rally in Cebu. So sino ang nag-lead? Sino ang nag-jusal? Sino? Alam nyo ba? Kasi wala akong panahon manood sa mga ganyan. Oh yeah, palo-palo. Meron ba nag-lead? Oo. Mercy Pan, opo, magandang hapon. So, ayun, nakita nyo ha, nasan ba yung video? Play mo. Dali. Eh, paano naman kasi sasama si Kay Digong, pala yung Amura? No? Okay. Play nga natin yung sinasabi. Oh. Utang ina nila. Utang ina mo. Utang ina mo. Utang ina. Utang ina ninyo. Utang ina ninyo. Utang ina kayo. Utang ina mo. Utang ina mo. Utang ina mo. Utang ina. Utang ina mo. Utang ina yan. Sarap gawing ringtone. Hoy! Asan ka? Ah, naloko na. Diba? May ganap pang bang ano, mag prayer rally pagka ganyan? Oh, siguro no, eh, paano 'yan? Yan sinasabi ko sa inyo eh. Mumurahin niyo ang Diyos. 'Di ba? Tatawagin yung stupid. 'Di ba? Tapos ngayon no, ano na? Di wala nga sasama sa inyo. Kaya pala nilangaw ganon. Ah, naloko na. Diba? Kaya pala... Ito ha, maliwanag. Cebu! Oh, no! Oh, yan, oh. No confirmed religious leader joining Duterte prayer rally in Cebu! Ah, naloko na. Alam naman natin na mahalagang bagay kapag ka tinawag yung prayer rally, eh maraming sasamang mga ano, 'di ba? Mga leader ng mga ano, 'di ba? Yung mga religious group, oh, tulad ng ano ng kay Villanueva, tulad ng kay Bilarde, tulad ng kay Brother Eli, tulad ng kay ano, Kibuloy, 'di ba? Yung mga ganyan at marami pang iba. Siyempre, tulad ng simbahang katoliko, iglesia ni Cristo, sabadista, at kung ano-ano pa, di ba? Bakit? Wala. Walay. Walay. Ah, naloko na. Dinedma ba kayo? Ah, naloko na. Ah, ganun ba? Sabi dito ni ano, Boss Cristobal, hindi lang nilangaw. Laos na, kamaw, laos! Naloko na. Pinagdiinan. Oo, pati daw yung spiritual advisor, walay. Nagtatago nga, inap. Kayo naman, hindi nyo ba maintindihan yun? Paano nga lilitaw kung nagtatago? Naloko na. Naloko na. Ayan o, sabi nga ni ano?
Lord Glenn, oh, wala si Kibs. Oh, wala nga. Diba? Eh, wala eh. Ano magagawa natin? Hmm. Oh, kailan rally sa Manila? Sabi ni Azari San. O ba ano? O, oh, Chala. Ayan, o. Oh. Ewan ko. Kailan rally sa Manila ng mga taga Davao Group? Malamang, baka wala. Baka takot sila. Ah, naloko na. Matapos niyong gustong hiwalay ang Davao, ang Mindanao sa Metro Manila, Luzon at saka Visayas. Gusto niyo mag-rally kayo dito? O, kita niyo yung ginawa nilang pagra-rally dyan sa Cebu, di ba? Eh, bakit po sila nagra-rally? Eh, gusto nilang iwalay ang ano? Ang Mindanao sa Pilipinas? Ay, nako. O, Leyte ang susunod. O, doon, sa amin. Baka naman pwede. di ba no? Ewan ko sa mga ito. Mabait si Digong kagabi. Hindi nag-pentanil. Sabi ni Emil, talaga ba? Hindi nagmura? Hindi ba naggaganito? Hindi naggaganito? Utang ina. Utang ina nila. Utang ina mo. Utang ina mo. Utang ina. Utang ina ninyo. Utang ina ninyo. Utang ina kayo. Utang ina mo. Utang ina mo. Utang ina mo. Ang dami. Wala bang ganon? Parang si Basti lang ah. Si Basti mukhang ang binabanatan si ano ah. Binanatan ba si BBM? Paki-comment nga. Babanatan natin. Si Janice Bailon naman. Janice Bailon ano, single ako, baka naman. Sige na, para magka-jowa ako. Naloko na. Oh, busy lang daw si ano, si Ninang Lilito Nini. Amazing, oh, amazing. Ano sabi ni Martin Buen, oh. Amazing talaga ang BP Sara natin. Partida pa yan, ha? Siya ang co-vice chair ng NTFL CAC. Tuloy, nag-delete sa kanyang sariling FB post. Diba? Eh kasi nga, alam naman natin kung sino ang nasa likod ng mga ganyang-ganyang EDSA-EDSA noon. Diba? Kasama dyan yung mga makakaliwang grupo. Tapos, gaganyang-ganyang ka ngayon. So, ano ba yan? Kinakain nyo yung mga salita ninyo? O kinakain nyo yung sinusukan ninyo? Diba? O kinakain nyo yung tinatain nyo? Kadiri. Naloko na. Ah, talaga. Oo, yung sa bigas. Yung sa bigas. Bakit yung bigas? O, oh, mamaya, tatalakayin natin yung bigas-bigas na yan, ha? Huli nga, iaayos ko yung aking ano. Hmm. Sabi ni Baste, yung 20 pesos. Ah, ganon. 20 pesos ang inahanap mo, Baste, ha? Dali. Oh. Eh, magulo! Ang gugulo nyo, nagla-live ako. Ah, naloko na. Bigas. Ang bigas ba? So eto na ngayon, nauna ang instant noodle, magandang tanghali. Oh, magandang tanghali din po sa inyo ni The Ogale. Oo. To all, oh, yan. So eto na nga. Dahil binabati ko sa bigas dahil nga daw promise. Ha? O, di ba yung tatay niya nag-promise din? Oh, ito na. Makinig, maigi, ha? Alam nyo kasi, itong mga lahat na sinasabi ng mga politiko, hindi naman dapat siniseryoso at hindi ginagawang issue. Kaya lang nga, nagiging issue ito kasi wala silang pambato sa Pangulong Bongbong Marcos, kundi 20 pesos na bigas. Buti nga nawawala na yung bangag. Diba? Wala na ba, Pangulong Duterte? Wala na. Tigil na yung bangag. Ah, naloko na. Ayaw na ng bangag. Ah, naloko na.
Oh, makinig ha, makinig. Pakinggan nyo may gito. Hmm. Nandiyan na si Kersey Gabe. Oh, Candelaria. Ba? Oh, sino pa ba bago dyan? Oh, si Pinoy ano? Pinoy Sniper, nandiyan dyan na rin. Oo. Oh, oh. Boss Mike, enjoy talaga ako sa channel. Huwag ka ma-enjoy. Mawiwili ka, ha? Nandiyan na rin si Cons. Oh. Ah, si Cons ba to? Hindi na mananalo sa 2028 daw. Talaga ba? Kain suka, sabi ni Tiger Eyes. Sabi ni ano ni Corsi Gabe Candelaria. Oh, noon I want Sara Duterte. Tapos oh, to be our next president, but now never kaming mga loyalist, never kaming boboto. Big no for Sara, 'di ba? Oh. Peaceful life. Oh, makinig na kayo. Oh, makinig na kayo ha. Peaceful life, makinig ka diyan Tiger Eyes, Catherine, ha? Oh, Candelaria, Cristobal, oh. Ayan. Pakinggan maigi. To lower the price of rice, we need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. Oh, ayan na. Kasi nga mga kababayan, oh, yung pamamaraan ng dating administrasyon, oh, binola pa tayo na magiging 7 pesos daw ang bigas. Oh, di ba? Patapusin natin siya. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos oh, per kilo and lower inflation. Oh. Oy, TikTok. Dali ulit. Oh, narinig nyo, ha? Narinig nyo. Ulitin nyo, ha? Ulitin mo. Oh, ulitin mo. For our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation. Hmm. Maliwanag. Maliwanag, ha? Magandang araw, bayani, Tobias o Banat Boy. Ay, ang ganda niyan. Pengi ako niyan. Diba? Oh. Oh, eh pinangako rin naman kasi nga ganito mga kababayan. Ang ginawa ng dating administrasyon ay minintay nila yung pag-i-import ng bigas. Na ngayon mga kababayan, ha? Ang ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos ay wag na mag-import. Oh, wag na mag-import. Bilin na natin yung sariling atin para kumita yung mga magsasaka nating mga kababayan. Tapos ngayon, sila ang nagpanukala niyan ng batas na yan na mag-import na mag-import. Kaya nagkaganyan ang presyo ng bigas. Tapos isisisi nila sa Pangulo. Ah, naloko na. Kulang Mike Cervera. Oh, kininada! Ah, naloko na. Diba? Mga halimaw, Bernard Cuba! Bakit nyo isisisi sa Pangulo kung kayo pala ang dahilan kung bakit ganito hindi maibabababa ang presyo ng bigas? Oh, sabi nila, kasi para ma-maintain daw yung ano, yung presyo, mag-import na lang tayo. Paano na naman yung magsasaka natin? 'Di ba? Hindi ba mas pabor sa atin na tangkilikin natin yung sariling atin? Bilin natin yung mga itinatanim ng mga kababayan natin. Oh, ayaw nyo nun. Nakatulong tayo sa kapwa natin. Nakatulong tayo sa mga magsasaka natin. Oh, 'yun ang gusto ng pangulo. Pero itong mga damuhong ukininada. 'Di ba? Isinisisi. Eh, hindi yata alam ni Baste, ba't hindi nagtanong sa tatay na sila ang may dahilan? Diba, Nina? Diba, Lola Sutil? Boss Lawrence? Sino po yung ano? Oh. Yung po eh, nakakainis lang mga kababayan kasi alam nyo, sa kabila ng ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos para matulungan ang marami nating kababayan sa kaparaan, sabi ko nga sa inyo,
ang paggawa ng solusyon ay hindi agad-agad ginhawa, kundi mayroon tayong dadaan ng mga lubak na may isasakripisyo. Magsasakripisyo muna tayo bago natin makamit yung ginhawa. So ngayon, etong mga kampon ng mga nagpapakilalang mga kampon ng mga sanod. Diba? O yan, isinisisi, ginagamit yung kanilang kapalpakan. Ginagamit yung kanilang kapalpakan para ibato dito sa ating Pangulo. Dito sa Administrasyong Marcos. Naloko na. Boss Vilma Bilyedo, opo. Diba? So, ganyan ang style nila. So, yon, no? Laban, bawi, laban. Eto naman si Baste. 20 pesos ang hinahanap. Eh, kung hanapin natin tong 7 pesos! Naloko na. Baka naman mayroon. Nung panahon ba ni Digong, may 7 pesos? May mabibili ba tayo, Cheryl Santa Maria? Baka meron. Naloko na. Meron? Baka meron, mapahiya tayo. Baka may 7 pesos, ha? Oo nga, ganon. Oo, Boss Lawrence, sila may mali, tapos isisisi sa iba. Ganyan ang ugali ng mga hinayupak na yan. Naloko na. Oh, Meg Geronimo. Opo, shout out Boss Ratam. Darak na magaspang daw, merong isang dakot at parang kay Lenny 'yun ah. Lord Glenn, hindi kay Digong 'yon, kay Lenny 'yon, isang dakot, panglugaw daw. 'Di ba? Oh, meron ipalang. Sasama na mga ugat. Meron daw, ipa lang yung 7 pesos. Oh, mahal pa rin. Pinamimigay na nga yan eh, teacher, ano eh. Oh, Teacher Selene, oh, shout out. Pa? Pinamimigay lang yan. Mahal pa rin, pagkakakitaan pa rin nila yung ipa. Ah, yun, oh, sabi dito, dog rice, 20 pesos, Boss Mike. Oh. Naloko na. Pero alam nyo, hindi naman kasi dapat yan ano eh. Hindi na dapat yan na ibanat sa Pangulo kasi wala nang dating yan. Wala nang tira. Ang maigi pa, hanapan nyo ng mga parang ano, di ba? Yung mga banat na 51 billion, gano'n. Di ba? Di ba, Boss Chris? Hanapan nyo ng ano, ng mga 125 million in 11 days gumastos, gano'n. Naloko na. Hanapan nyo ng ano, ng trillion-trillion na ginastos. Naloko na. Sabi dito ni Maria Eleonor Roque, nakapatid ni Harry Roque. Naloko na. Kedigong nag-umpisa, pagmamahal ng bilihin. Oh, baboy, pag upo niya, 200 lang. Naging 400 nung panahon niya. Nagsunuran lahat ng presyo ng basic commodities. O, di ba? Totoo yan. Tanong ko nga kay Yaya. Naloko na. Si Yaya kasi yung namamalengke. Sabi ni Nelson, ha? Pamilyang buang! Sabing ganon. Kayo talaga. Sabi ni Ariel Gonzalez, Boss Mike, pwede rin ba hanapin yung basketballista? Naloko na. Ano, hanapin natin kay ano? Hanapin natin kay BBM din, yung basketballista? Oo, 32 na ang kilo ng palay. Paano ka makakabili ng 20
pesos na kilo ng bigas. Kaya nga. Oh. Sabi ni Jenko, oy ha. Oh, nasa gasolinahan na yung 135 million. Alaga ba? 125 lang, oh. Huwag mong dagdagan. Oh, Boss Chris, nilangaw yung rally, boss. Nagpuntahan sa Sultan Kudarat. At least may pabigas. Naloko na. Wala ka yaya? Si Sara nga may yaya eh. Diba? Dapat ako rin. Ingitero ko. Naloko na. Hindi lang ako chismoso ha. Ingitero rin. Naloko na. Sabi ni Maria Manila, hanapan natin sila ng basketballistang babae. Ba't ang babae? Naloko na. O nga, sa ICC na lang kayo magpaliwanag. Tama naman, Jomar, no? Boss Annette Hope, kilala ko na yung basketballista! Si... Di ko alam ba? May tumatawag, oh. Pag naka-live ako, nagsisitawagan ng mga chismosa. Hoy! Huwag kayong tumawag! Siguro may chismis na naman. Pagod na ako mag-chismis. Oh, Imelda 5, GRU, si ano? Ay, di ko alam. Di ko alam. Inosente ko. Oh, nandiyan na rin si Perfect Perfect. Oh. Tamshak, oh. Dito na si, isa pa itong chismoso. Stakero. May video si Sara, tuwang-tuwa sa Dakota. Naloko na. Pasa mo siya akin. Dali. Anong sabi ni ano? Anong sabi sa yaya niya? Inday! Hi! Di-dribble? Pag na-dribble, shoot agad. Ayun. Yung basketballistang magaling siya shoot bago dribble. Sino? Si Jay Manalo ba ang tumatawag? Ano? Tumatawag? Ikamusta mo nga ako? Oo nga. Alam niyo naman, dead ma. 6 trillion ata yun! Oo, buong team! Daming pera? Naloko na. Hindi nyo kami bigyan ni Takero. Takero, para manahimik ka, ot. Hingi tayo dito sa trillion-trillion. Binabash mo lagi eh. Ala, Pinoy sniper talaga? Ano sabi? Boss Mike, tropang mental yan. Binabanatan mo. Ala, katropa to ni Ninyo? Ninyo, may basher ka dito. Oh, si Pinoy sniper. Naloko na. Nandiyan na si Maria Luisa. Sabi ni ano ni Kadama sa Jordan, Boss Mike, naabutan mo yung ano 7 kilo na bigas? Di halata, hindi ko naabutan eh. Naabutan ko yata ano eh. Hindi ba ako pinanganak? Oo. Isang taon pa lang ako niyan eh. Isang taon pa lang ako. Oh. Oh, Boss Chris. Walang niya ka. Napashin mo pa. Nagpa-highlights ako. Panalo kami nga magsasaka ngayon. O, yan ha. Diba? Ayan, o. Patotoo. Ano sa? Mamaya na si Maria Luisa. Panalo kaming magsasaka ngayon. Ang taas ng bili sa ani naming palay ngayon. Lang nangyari. At sa lahat, di ba? Yan na nga, oh. To, sa lahat ng Pangulo. Sabi ni Boss Ratam, magsasaka siya. Naloko na. Ayan, maliwanag. Oh, yan, oh, di ba? So, napakaganda ng ginagawa ng Pangulo. Tapos ngayon, oh, panay ang batikos ninyo, panay ang banat ninyo. Kasi ang Pangulo,
gusto niya ang makinabang kaysa tayo nag-i-import na tulad ng ginawa ni Digong na mag-import ng bigas, eh ang ginawa, bilhin na lang natin yung mga tanim ng mga magsasaka natin para sipagin silang magtanim. Para lang sa ganun, pag dumami ng dumami, pinasa, daling ha. May nakita akong ano ni Takero. Ayan ha, para kapag ka ako na demanda, si Takero ituturo natin. Naloko na. Ikaw, Takero, ha? Malisyoso ka. Eh, ano ngayon kung mahilig siya sa Dakota? May problema ba? Naloko na. Eh, kung ano, yun ang nagpapasaya sa kanya, yung Dakota. May problema ba kay BP kung masaya siya sa may malaking... Naloko na. Dudulas ako, live to. Uy, Mike Cervera, live to. Ay, live ba to? Oo, live to. Dudulas ka. Anong problema mo ba kung ano, kung tontuwa siya sa Dakota? Eh kung ano, masaya siya doon. Siguro naman kahit si Maria Luisa, oh, di ba? Bye, Nick Nock. Diba? O, ayan, o. Ang balita, o, napapalit kay Mang Canor ay si Brad Pitt, alien! Talaga? So, yun na nga. O. Sinong BP ituloy mo? Sino? Maricel Mitra. Sinong BP? ayan na, o. Suburbia, Ellie. O, bakit absent si Pacquiao? Nagtatago nga. Kayo naman ba, huwag nyo hanapin yung nagtatago. Kapag katakot, pagka ano, pinagkanulo na, iniwan na ni Papa Lord, wala na. Lord niya. Iniwan siya ng Lord niya. Ay, nako. Oo. Sabi dito ni Maria Luisa, for me doesn't mean nang sisi. Ha? Paano ganitiin? Ano gamitin? Alin ba? Talaga ba? Size pala yun! Oo nga, oy kayo. Naloko na. Maria Luisa, magkakasundo kayo ni ano ni Sarah, promise. Naloko na. May pagka-ninja talaga. So eto na nga mga kababayan ha. Ito. Si Digong, 7 pesos na bigas. To lower the price of rice. We need to switch from the current quota system in importing rice. Kailangan daw yung nakagawian natin na sistema ay i-ano natin, palitan natin na mag-import daw tayo. Bakit kaya kailangan mag-import? Kasi alam nyo mga kababayan, sa tuwing nag-i-import tayo, maraming hokos-mekos-mekos dyan. Pwede nilang ano yan, oo, ha? Sabihin na yung, eto lang naman, opinion ko, ha? Pwede nilang sabihin na yung 20 pesos, gawin nyo 30 yan. Kasi meron si Korea dyan. Ganon, di ba? So tuloy-tuloy yung ligaya nila. Malinis siguro ang bigas. Naloko na. Mami Terry, di ba? So Samuel Galaxy, konti tao doon sa prayer rally ko no nila. Di ba? Konti nga nakita ko, konti. Parang ano? Mas marami pa yung sona?
O, di ba, Boss Lawrence, namamagic yan. So, kung imbis na eto mga kababayan, ha, ulitin natin, sige, para mapakinggan ninyo. Pakinggan nyo maigi. Over the price of rice, we need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. Oh, kita nyo? So, pinalitan nila. Nag-import tayo na nag-import. Oh, paano ngayon yung mga magsasaka natin? Wala na, wala nang bibili kasi nga daw mas mura yung ano, imported rice. Oh, kaya hindi na suporta ang mga magsasaka natin. Taliwas ngayon ang kagustuhan ng Pangulong Bongbong Marcos na suportahan natin yung sariling atin. Suportahan natin yung magsasaka natin para sipagin lalo yung mga magsasaka natin. Tulad na sinabi diyan kanina ni Boss Ratam na mula nang si Pangulong Bongbong Marcos ang umupo, ha? Naging ano, kapaki-pakinabang sa kanila dahil nabibili na ng tama yung mga tinatanim nila at inaani nilang bigas. Ah, naloko na. Napakagaling, di ba? Napakagaling ng Pangulong Bongbong Marcos. Benenta na lang nila kay Bilyar. Ah, oo, tama. Boss Gabi, ano? Oo. Boss Gabi, tama ka dyan. Oo. Kasi nga, si Bilyar ang may panukala ng batas na yun. Oo. Si Bilyar, si Bilyar, si Bilyar. Sincha Bilyar. Ganon. Ano? Ewan ko sa mga to, masyosyonda na, pero ang iniisip, puro pera. Pera, pera. Hmm? Oh, tama, 'di ba? Si Cynthia Bellier ang may ano niyan, tapos pinulot ni Digong. Hmm. Oh, ngayon, sino may kasalanan, Lisa Pader? Si PBBM ba? Oh, tingnan niyo 'to, ha. Oh. Oh, oh. Mga gurang na nga, sabi. Palaboy, oo nga, Boss Darnell, no? Mga gurang na nga, puro pera pala lang iniisip. Ako nga, masaya na lang akong may yaya. Hindi pa magkaroon. Oh, tignan nyo, ha? Oh, lakihan ko. Ayan, kita nyo. World's top rice importer. Sino? Ang Pilipinas. Ah, naloko na. So, kailangan talaga natin ding amyendahan talaga ang ating mga ginawang mga batas na yan para, alam nyo, mas lalong makinabang ang ating mga kababayang magsasaka. Diba, nakakahiya, number one tayong importer dahil nga yan sa ginawang batas. Nino, Cynthia Bellier, na inaprubahan, Nino. Nidigong nyo. Nidigong nyo. Na, ano, na hinahanap ngayon ng anak niya si Baste, nasan yung 20 pesos na bigas? No, maliwanag. Oh, sabi ni ano, Mami Tere, isisisi na naman kay First Lady. Ilang taon na lang titigil sa mundo, di pa ginawa ang maganda sa bayan. Ayun na nga. Alam nyo, ang pera, totoo yung sinasabi ni Catherine, di naman natin madadala yan, no? Oo, marami tayong kababayan na naghihirap, marami tayong kababayan na kailangan ng tulong, ng totoong tulong. Pero alam nyo, mga kababayan, wala. Hindi mangyayari, hindi natin magagawa ito hanggat may mga ganyan tao. O, hindi nagtatrabaho mga magsasaka natin, magiging negosyante na sila, promoted na. O, di ba? Ay, nako. Cynthia Bellier, ayaw ng only rice. O, ayaw? Di, hindi siya pwede kumain sa ano, sa Mang Inasal, ganon. O, at saka kay Mang Temyong, only rice yung ano nila ron, pares. O, kay Mang Temyong. Sabi dito, 16 pesos lang ang palay sa panahon ni Digong. Oh, ang bigas 40, 50. Oh, 'di ba? 45 to 50. Oh. 'Di ba no?
kung talagang sinuportahan lang pala yung ano, yung mga magsasaka noon, kung 16 pesos yung ano, yung palay, mga boss, eh malamang kayang ibaba yon ng kahit na sabi mo na 30 pesos. Oh. 'Di ba? Kayang kasi gigilingin o idadalhin o kikita o 'di ba? Pwede. Nakakalungkot. Nalulungkot ako bigla. Mm-mm. Self-destruction. Tama. Anyways. Tingnan nyo, no? Ang daming mga nakatiwangwang na lupa dyan na hindi nasasaka dahil tinatamad yung ating mga kababayang magsasaka dahil nga wala na halos silang kinikita. Dahil ano, kailangan nilang habulin yung presyo ng imported rice. Oh. Pero kakayanin naman natin 'yan eh. Hangga't ano, suportahan natin yung marami nating magsasaka. Kapag marami nang inaani, oh, pag sobra-sobra na yung bigas natin, tayo na yung magi-import, ay tayo na yung magi-export sa ibang bansa. Oh, 'di ba? Pag bumili ng gluta all in pero bigas nga namamahalan. Ay nako, buhay. Mahal na talaga lahat ang bilihin ngayon. Eh mahirap talaga ang buhay eh. Yung lumalabas sa bunganga ni Digong ang mura. O di ba? Nasaan ba 'yun? Ito na lang ang mura. Utang ina nila. Utang ina mo. Utang ina mo. Utang ina. Utang ina ninyo. Utang ina ninyo. Utang ina kayo. Utang ina mo. Utang ina mo. Utang ina mo. Utang ina. Utang ina mo. O, diba? So, yun po mga kababayan na nangyayari. So, balikan naman natin to. Itong EDSA. Ha? EDSA naman, yung anong kilos protesta dyan. Hindi naman kilos protesta kasi peaceful naman. Bioli Almerol, 10 piso pa nga kilo ng palay sa Palawan, panahon ni Digong. Oh, 'di ba? Pero bakit nag-import? Ano niyo na, nagigets niyo na. Kung anong mura ng palay noon, bakit kailangan nating mag-import 'yun ang tanong. Dahil nga pag nag-import may mga kickback. Kikita sila. Diba? Kita dito, kita doon. Walang kasawaan sa pera yung mga yan. Ah, naloko na. Bigyan nyo kaya sa akin. Pasok! Op! Pandali. Tanggalin natin yung ano. O, ayan na ha. Marcos, please. O, ayan na, ayan na, ayan na. Ito na yung mga dilawan na nagra-rally, nag-celebrate ng oo. EDSA People Power One dyan sa ano. Sabi ni Boss Chris KKB, kanya-kanyang kickback. Hindi, KKK yun. Oo, KKK. O, mas mahal pa. Ha? Isang kahang sigarilyo 180 petot. Oh, ang 2x2 na jeans 65 petot. Oh. Oh, alang reklamo nito talaga muli, 'di ba no? Ang lima ni gusto nila sabi ni Maricel Mitra. Eh wala, wala tayong magagawa eh, ganun talaga eh. Oh, masyado sipsip si Roque, gusto yan lang yata pwesto. Hindi nagkaroon ng pwesto, di ba? Nung una, medyo gaganong-ganong pa yun. No? Pero ano? Oh, Sir Mike, sarap makinig sa'yo. Hindi boring at hindi nakakaantok. Linda, oh, nag-subscribe ka na ba? Hindi ka pa nagsisubscribe. Oh. Yun na nga. Oh, oh. Oh, eto na. Panoorin nyo na. Oh, lagyan natin konting sounds. Yan na 'yon. Oh, yan na 'yon. Oh, yan, kung paano nila diniwang, yan 'yon. Ha? Ah, naloko na.
As usual, syempre, sino pa ba naman ang mga nandiyan dyan? Pero wala na yung mga sila. Sila Ramos, si Cory, si Pinoy, wala na! Sino pa kayo? Diba? Si Henry Lin, nandun sa Malacanang. Oh, 'di ba? Ali Mani gusto nila. Oh, basis. Oh, bless afternoon, remember the tight ones. Oh, shout out po. Hey, nako, buhay talaga, no? Ang buhay talaga ng mga politiko. Kawawa ang taong bayan sa mga pinaggagawa nila. Oo. Oh, eto. Good news naman tayo, ha? Good news. Naloko na. Para hindi naman tayo ano? Good news naman. Oh, gusto niyo lubos-lubusin ko muna yung bad news. Sino gusto ng good news at sino gusto ng bad news? Sige nga. Naloko na. Kasi, ganun din naman, no? Yung rally nila doon. Sige, pa-play na nga natin ito muna. He is a very dignified, respectful, humble. Kasi niyad to ba? Pili pa na, Presidente. Mapakumbaba. Ang problema lang, Mr. President, is be comfortable and be content. Oh, so alam nyo yung sinasabi niya. Oh, parang malayong-malayo na rin sa sinasabi niya nung unang prayer rally sa Davao. Yan. Eh, pero ito, meron pa isyandali. Ah. Itong mga animal na to. Nasaan ba yun? Oh. To. Isa pa to. Oh. Si Basti. Mayor ko sa Davao. Oh, siya si Basti, mayor sa Davao. Tingnan nyo mag-speech ito, ha? Naloko na. Promise, mas magaling pa yung anak kong high school. Oo. Oh, tingnan nyo, ha? Tingnan nyo. Panoorin nyo kung paano mag-speech. Pero may baw lang mo, nga nung naikabisayaan sa Davao, kani manggong Mindanao, kani adto, gitawag kini nga Land of Promise. So, ang akong lulo, lula ba nako? Oh, Land of Promise daw ba? Yung Davao? Bakit? Dahil nando si Kibuloy? Sige na. Ngayon na sila dito, Mindanao, nangita sa promise. Anto garo, nangita lang gapon, Miss Promise. Pero mao na siya, kay tambok mangod ng yuta diya sa Mindanao. Muna ng Land of Promise na siya, muna daghan mig prutas dito. Kunya, pag ganang mutanom ka, harvest, muna na may ginatawag na Kadayawan Festival. Ano ba? Alam na namin yan! Ano? Nagpo-promote ka lang ba? Alam na namin yan, alam na namin. Oo, ginawang bobo yung mga taga Cebu. Naloko na. Ay, yung mga taga Cebu. Hindi nyo ba alam yan? Nasa Google yan. Dali na, Basti, baguhin mo na. Baguhin mo na, walang kwenta eh. Imbita man ko ni Mayor Rama, mangimbita ko balik niya, na basig, sunod na mong Kadayawan Festival, pwede po nga magpadala po mo contingency ng mga Sugbuanon dito po sa Amoa. Para kita-kita ta. Suruya minindyo dito. Kay bisag asa mo muad to. Daga. Alam mo, Basti, sa totoo lang, bakit hindi mo English na lang o Tagalogin? Nandiyan na si Jocelyn Herrera, Naksu, o Gio Priest, o tsaka si Mark Ramos. Bakit naka-green ka? Si Mark Ramos, oo, makasara. Naloko na. Naloko na. Ay! De joke lang. Oh.
bago na isip. Naloko na. Oh, ito. Ito na nga pala, boy. Bakit hindi Tagalog or English ang speech? Makasarili. Ayaw ipaintindi. Hindi pang mayor, pang ex-con. Hoy! Diyos ko. Kasi alam nyo, sabi ko nga, sa bawat mga ganitong pagkakataon na binigyan ka ng oportunidad para makapagsalita para sa taong bayan at alam mo naman na kailangan makarating ito sa bawat sulok ng Pilipinas na ang ating pambansang lingwahe ay Tagalog, eh ba, bakit hindi mo Tagalogin para maintindihan namin? Naloko na. Ano? Oo, tagayan ka niyan. Oo nga, malapit na umuwi yan. Oo. So, eto na, sige pa naman, pagtsagal natin si Baste, ha? Huwag kayong basher. Huwag kayong basher. Hoy! Dili man ako Bisaya. Oh, di ba? Dili naman kami Bisaya, digto sa Manila. Oh, ay, ginabuang na. Lasing ba, lasing? Tira! Pero sagol, me. Ining Dabaw, kuan ni siya. Daghan pog nga bulanon, na po'y Bisaya, na Ilunggo, Ilocano, na po'y mga Tagaw. Sagol kay me diha. So sabi, halo-halo na, may Ilocano, may Cebuano, may Ilunggo. Oo, kung ano-ano pa. Oo. Sige, pilit nating intindihin. Unya, muna, karon nagsugod man ng gubot kay nagtinubagay kani si Martin Romualdez kung igsoon. Ayan na, tirayin mo na si speaker. Yan! Naloko na. Tirayin mo na. O, sabagay, Bisaya ba si, ano, si Martin Romualdez? Naintindihan kanya yato? Speaker, naintindihan mo ba to? Naloko na. Arnel Junicio, opo. Saan daw dinala yung 125 million inanod na rin ng baha? Sige, tira. Sir Mike, bukod kay Bastos, may mayor pa bang matato? Meron! Si Inday, oh, di ba naging mayor? Matato din? Diri, akong pagpanarbaho na igo na manggod. Hindi man unta, okay raman na personal, kay total, politika, wa mong ibatasan niya, tanan. Ang problema, manggod, naigo ang akong lugar eh. Amo ang teritoryo ba? Ang kining amo ang lugar, kining Dabaw. Idiha, manggod, dako man kayo na siya. 2,400 square kilometers man eh. Kunya nami problema sa insurgency. Muna yung pinakaunang issue na akong istorya na ako. Basing matinga, manggod, mong unami dere, man, tinuod lang. Walang dating. Naloko na. Hindi makakaano, hindi makakainganyo. Totoo lang, no? Walang dating. Diba? Walang dating, oh. Martilda Coresca. Galit na galit kay Martin Romualdez kasi nagpa-concert sa Sultan Kudarat. Di siya naka-attend. Tinaon sa prayer ano rally, di ba? Oh, dapat yata ginamit niya si ano ChatGPT para ano, i-translate, di ba? So Bisaya yung kanyang ano, yung kanyang speech. Na syempre limited lang yung makakaunawa na makakaintindi, di ba? Oh, paano na yung mga hindi marunong makaintindi? Oh. Baka sabi ni Banat Boy, baka si BP Sara nagsulat ng speech niyan. Kaya walang dating. Wala nga dating yung mga ano nila. Sakit sa ulo, lalo na sa itsura. Oo, di ba? Sabi ni Letisa. Oo. Demons rally, sabi ni Bebot. Ewan ko ba?
So yun, no? Yan, ganyan lang. Tuloy-tuloy lang yung kanyang speech na ganyan. Tama tong ingon ni Mayor Rama. O pwede ta magkahiusa nganong di manggod. Pero na ay doon ay problema eh. Ang kining administrasyon karon asa ko dyan na pungot yun kaayo. Surya ko, dako ang Dabaw. Daga nagbukid diha, diha gatago ang mga NPA kani adto. Unya, apektado ka imo ang pag... Para gusto yung umakit yung mga Bisaya dyan para ano naman, no? Maintindihan. Issue sa kanila yung tulong na binigay ni Romualdez. Gusto ata nila na walang lagyan, ano? Lagyan ng mukha ng angkinin nila. Oo nga! Angkinin nila yung tulong. Oh, so sa Cebu nga, sa Cebu ng mga ta, no? Mga napatao ni Kibuloy ang mga nagpunta sa Cebu. Kaloka. Wala nga subtitle. Oh, crash ni TP yan. Oh, sabi ni Sherry Santa Maria, peck store rally. TDS vloggers nag-meeting pa sila, pakain sa Cebu. Talaga ba? Hoy! Talaga nag-meeting pa sila? Oh, sabi ng mga DDS vlogger. Oh. Oh, talaga. Kilala ko yung mga 'yon. Mm. Sa ano sa kanya nga kailangan nila confidential fund kasi dahil sa insurgency o pang patigok nila sa NPA. Ay nako, shout out kay Salke. Oo, yung mga bago dito sa aking channel, shout out po sa inyo. Alaske, oo, bago 'yan. Oo, sino pa? Oo, si Arnel Junicio, si Macdo. Oh, sa inyo pong lahat, ha. Shout out po sa lahat ng bago. Shout out niyo naman yung mga bago diyan. Ato, to, sabi dito, oh. Boss Mike, oh, shout out everyone. Ako po, Boss Mike Bisaya ako. Kababayan ko si HSM. Oh, former lady din. Oh. Gusto mo bang umakyat? Dali na. Translate mo para maintindihan natin. Oh, eto na, invite kita. Ito na. Paste. Dali para maintindihan namin 'to. Oh, ayan na, dali na, akyat na. Dali na, Salke. Oh, akyat. Bubura tayo ng iba dito. Ayan. Ayan. Yan. Lang kwenta. Oh, dali, akyat na ha. Oh, Ruby Basco, ask ko lang po, di ba kayo friend ni Coach Jarrett po? Sabi ni Biscaro. Oh, friend naman kami. Opo. Friend po, friend. Oh, taga Ilocano, what's up? Oh. Oh, boss, Vibanat boy. Oh. Oy, talaga? Yung isang vlogger nila walang pamasahe pa uwi. Naloko na. Sino yan? Hoy! Yung isang vlogger nila walang pamasahe pa uwi. Nangingi. Naloko na. Pakisabi, i-message ako. Dali. Ako na magbibigay para makauwi. Naloko na. Sakit sa ulo. Oh. Dali na, sabihin niyo, Boss Nilda, welcome sa mga bagong subscriber daw. Oh, yan, ganyan. Welcome niyo sila. Rowena Oliverio, oh, from Cyprus, Boss Cricket. Oh, yan, si Letizia, nandiyan na rin. Boss Mike, sorry, proxy. Boss BB. Ah, talaga? Oh, alika nga dito, Banat Boy, umakit ka nga, Bisaya ka pala eh. Ha? Ah? Oh, dali, akyat ka dito. Dali. Yung 5,000 Korean money, pinagkamalang 5,000. Sino yan? Naloko na. Uy, huwag kayo gamama. Baka kaibigan ko yan, ha? Naloko na. O nga, like.
Like, like, share, share. Oh, tanong mo kay Boss Taquero yung walang ano, pamana. Sabihin nyo, i-message ako, kawawa naman. Kanina, Ilocano. Ah, kinana, Ilocano, maggayam. Oh, ah, si Badong ba? Badong! Gcash mo, hali ka na, dalay! Dalay, bigyan kita, promise. Oo. Naloko. Oh, walang iya kayo? Hoy! Gio Press, huwag kang maingay! Kaibigan ko yan! Naloko na. Pangkagawad lang yan, baste. Bisaya lang alam na salita! Hoy! Hoy, ikaw, baste ah. Tuloy na nga natin to. Mike lang na nasusubo siya pat na kinabatong. Alaga, si Gio Pricks. Mami, awayin ako ng mga yan, ha? Kailangan ni Badong ng ano, bagong mic lagi ni... Ah, naloko na. Hoy, Badong, ha? Inaaway ka rito. Walang silbi yung ano, pinagsasabi ni Baste. Oo nga eh. Jenny K, oo. Ang hilig manghingi ni Badong. Walang pride sa sarili. O kahit ko, uy, pengi nga din. Ba't ako hindi nyo ako binibigyan? Uy! Jocelyn, huwag mo na i-PM. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Ano ba? Ah, naloko na. Ay nako, eto na, sige, tuloy na nga natin. Uswag, itungod, di lagi, magkasina, di magkasinabot nga pareho ratang Pilipino. Sakit kay na sa amua. Teka muna, parehas pala tayong Pilipino, ba't magtagalog ka para na maintindihan namin, kapwa mo Pilipino, damuho ka? Di ba nakakaintindi to ng Tagalog? Oh, hindi ka rin nakakapagsalita ng Tagalog. Tagalugin kaya natin. Hoy! Baste. Hmm. Yun ni Nam, no shaking ka, ah, ag Tagalog ka. Tano, maawatan ti ado nga tao. Kasla ka man lang, muriot, muriot. Gets nyo? Naloko na. Gusto ko makagante para kapag ka napanood niya to. Hoy, translate nyo nga yung ano, sinasabi na itong vlogger na to. Diba? O, di quits na tayo. Diba no? O, hindi daw siya kilalaan niya kasi hindi umuwi ng bahay. Supay ah! Diba? Takabawi na tayo. Ah, naloko na. Binawi ko lang kayo. Dito kaya sa gitna, baka magtagalog, lagyan natin sa gitna. Mahaba ito eh. Kung sa Vice President o sa Presidente, human, magdungag pag yun mo problema, para nila, gusto nila, pero wa pa gani tayo katarong, wa pa gani tayo tarong ka na o tarong? Hmm. Nawatan nyo yung tarong. Subom di tarong. Ay, nako. Oh, naiintindihan kita. Oy, talaga ba? Naiintindihan nyo ako? Ilocano magayam. Ay, syempre. Ah, Edna Melare. Boss Edna. Oh, Melare. Oy, nako. Ilocano ka. Ah. Alang ang mga ko ah. Ilocano ah. Wayne. Ah, taga Pangasinan. Ay, Jaya, Pangasinan nga din makkel ng dagayay. Nanang ken apong ko, taga Ilocos Sorda, Kandon. Parang po itong barbero lang speech. Oo, diba? Naimas ti tarong, sabi ni Nora Beloria. Oh,
Yung speech ni Baste pang kanto, yun lang nga, parang nag-i-speech lang doon sa ano eh. Ha? Saan naman kaya nila ano, mag-asik ng La Game sa susunod? Oh, wala akong naintindihan. Kumkumbalat kamot. Oh, kaya natarong. Yun lang nga, Boss Jinkoy. Sige, ikam ti tarong, Boss Mike. Itad tayo di tarong ni Jay Manalong ata. Ah? Itad tayo di tarong ni Jay Manalo. Oy. Ah, naloko na. When I exit si Daka, tiko ha, bunga ti Marunggay, ilaw kyo ti Pakbat. Dapay ah, di ka batite. Oh, naima sa ajay. Ikanyo iti kwa, saluyot, kabatite, kan okra, mayatan. Ano kaya kung ano na lang kaya tayo dito, no? Ilocano Channel. Ha? Para naman na mahasa ako ng gusto sa pag-iilocano. Oh, shout out. Di pa mga nagla-like. Boss Mike Tarong means derecho. Ah, derecho. Derecho pala yun. Oh, Jay Okra. Yun, ni Robin nga eh. Sa lumagin samot. Ang okra sa lumagay. Amoyo di sa lumagay. Ah, baka di yung amoy di sa lumagay, ha? Ay, sugarod, mabisina ko, nag-end live ako, no, ko, makapangan ako, nagpaluto man. Yaya! Naloko na. Yaya! Agluto ka man, tibulang lang. Ha? Agluto ka, tibulang lang, tatlo ko, ha? Mayati ka, panangan madamdama. Niya orasin ah, di akpay ng aldaw. Apo. Puro ka chismes, Boss Mike. Maliplipatam ti mga aldawal. Di mo pa ilaam mo, no, niya ka na, madamdama, malpas ka. Naloko na. Mga mimosa. Oh, sorry naman ha. Oh, si Direk Freddy Valera tumatawag. Alam niya naka-live ako. Ah, niya. Oh. Awang pay garo, di ko pa amo kanik madamdama no niya ti Lutpon de Yaya. Ah, naloko na. Na mabalilat pa o rin o kilaban na niya. Mangilab ba na lang na madamdama? Kun ko ah. Kun patis. Kun ko ah. Bugong mayatan. Di ba? Jackie Apple o PH2. Hi. O, oh, yun. Yun na nga, mga kababayan. Ano. Inabraw sa prito nga. Uy, nay. Rabawam ti ko ah. Nagdangdang kayo. Rabawan nyo nga kanayon iti ko ah. Ti prito nga sida. Lamos. Uray no gurampeng, mabalinan! Ha? Mabalinan niya, uray gurampeng. Naimas nga ta, biyag ti, kwa. Ti, jay, ayan tayo, di ba? Agluto ka ti, kwa, ti. Aming natang itaig-igit ka, mabalinan ta, di ba? Basta dabugong, di kusina, mabalinan. Utong, ken kabatite, ken rabong, nakaw, mayatan. Sa pritong abangos, di ba? Oh. Puji ko. Oh. Boss Mike, magtagalog ka. Oo nga, I miss din ng bang. Sorry naman. Eh, yun naman eh, para sa mga kaparehas kong Ilocano, Boss Emily Vasquez, ha? Pero kung mapapansin nyo pag nagtatagalog ako, eh, hindi nyo naman ako mahalatang Ilocano. Amay, mahalata nyo pa eh. Baka mamay, Batanggin nyo, ay. Di ba? Okay, ano eh. Okay, taga, ano eh. Taga Nueva Ecija, eh, no? from Bigan here. Oh, ngem, Jaka Makasao. Masyado, oh. Kastoy na, Jack Makasao unay, yung masyado unay. Kasi Jaya Batangasak Dimakkel. Pero
Oh, matarusan lang ano, amin, sa work. Sige, lata. Imbagpay dyan, bagbaga ka, matarusan nyo dyan. Bagbaga na ka, narigang nga, tarusan. Tuig pa lang ba? Mauna kong pasabot. Usa ka tuig pa lang, unya ang concern ninyo, aning administrasyon, aning administrasyon garon, uunsaon pagpadugay sa ilakang termino. True charter. Ang sinasabi niya, mga kababayan, Boselia Africa, Ruby Biscaro, oo, Rizalino Oliver, ang sinasabi niya, eh, yung dawa Chacha, isang ayon nga dyan si Sangkay. Ah, naloko na. Diba? Kasi nga maraming kailangang baguhin. Maraming kailangang na dapat na repasuhin dyan sa mga batas na pinaggagawa. Para lang sa ganon, mapakinabangan natin ng gusto yung mga naiisip ng Pangulong Bongbong Marcos. Wala namang ano yan eh, wala naman siyang planong palawigin pa. Ha? Para magkaroon ng extension yung kanyang termino. Ayaw na nga niya eh. Diba? Ayaw. Solid Sangkay. Oh, eh, kaibigan natin yan eh. Diba, Banat Boy? Pagkaibigan natin, alam nyo naman ako eh, kahit anong posisyon nyo, basta magkakaibigan na tayo. Sigurado ko, darating araw eh, diba? Magkakasama tayo. Malay mo, next election, magkakasama tayo, sinisigaw natin. Baste for president! Ah, naloko na. Marcos forever, sabi ni Boss Nemel. Oh, ano yan? Nemel? Ano, Gibo, bagong pagbangon. Marcelina, boss, kasano sumango, daytati nangangato, world leaders, world leaders, madinan ammo, iti, iso, garod. Sabi ni Boss Marcelina, paano daw to haharap sa mga world leaders kung hindi niya alam magsalita ng English o kaya Ilocano? Kagawa disme. Oh, ay, hindi basta peste ang sigaw. Talaga. Change. Sige, ilarap kami. Ay, sus ninyo. Ngoy uwaw. Akin na mag-eleksyon. Ako pa ninyo ang inyong buhaton. Parang nakikipag-usap lang sa meeting. Ah, naloko na. Parang nakikipag-usap lang sa meeting. Danny M. Reyes. Oh, Marcos pa rin. Sabi ni Lord Glenn, oh, Rapi Tulpo for president. Ambot ni mo. Ah, naloko na. Boy, may sino dyan, government official nga, dalaber na. Nya, paingay. Ni Kwakalaw. Ni Manang Biday. Oo, ilara means budula pa kami. Budula. Buti pa si Kuya Will, oh, nakapagbigay na ng jacket pero ikaw, Boss Mike. Oy, madami ko. Bibigyan ko kayo. John Abran, o parang di naturuan ng mayor na yan. O baka ganyan na magsalita ang buong constituent niya. Dinamay. O Lalin Vargas, o bakit ba takot na takot ang mga Duterte? Kung ma-extend ang termino ni PBBM, eh maayos at maganda naman ang pamamalakad ni PBBM. Eh kayong mga Duterte, paliwanag nyo yung 51 billion. O. Ah, naloko na. Yun na nga. Sabi ni Boss Linday mo. Sabi niya, para daw nakikipag-usap lang sa kainuman. Ay, nako. Nayaan na natin nga ito. Anyway, good news na tayo. Dali na, good news na tayo. Huwag na tuma ito. Mas magaling pa si Larry Gadon mag-speech. Tama.
Oh, good news! Tama na! Tama na pambubuli! Naloko na. Sabi ni Boss Apen, oh, dapat Tagalogin mo para maintindihan ng mga Pilipino, wag Bisaya kasi. Oh, kayo lang ang nakakaintindi, oh, di ba? Wala kwenta. Baste, wala daw kwenta. Oh, good news na. Hoy, Mike Cervera for president. Iisipin ko pa. Naloko na. Ito na. Good news tayo. Ni Pangulong Bongbong Marcos, ang panukalang magbibigay ng benepisyo sa mga nakatatanda aabot po sa edad 80, 85, 90 at 95. Sa ilalim po ng tinatawag na Revilla Law, ang nagpanday pala ng batas, paring Belo, ay walang iba kundi si Panday. Oh, ito ha, ang batas, nagpasa ng batas, walang iba kundi si Panday. FPJ? FPJ ba? Uy, asa ka na? Naloko na. FPJ! Naloko na. Hindi. Meron din si ano, si Ramon Rabilla, si ano, si... Sabi nila, kamukha ko. Game. Si Panday, si Senator Bong Revilla. Ang mga senior citizen na aabot po sa mga nabanggit na edad ay makatatanggap po ng cash gift na nagkakalaga po ng 10,000 piso habang ang mga aabot naman sa edad na 100 ay patuloy na makatatanggap po ng 100,000 piso. So pagka dumating ka 100? Sa 100, ay 100,000 na yun. 140,000 na makukuha mo, di ba? Kasi 80, may 10 ka. 85, may 10. Tapos 90, may 10 ulit. 100? At 95, may 10. Pagdating mo na 100, 100,000. 140,000 sa kabuuan. Meron mo yun? Ang sarap. Ang aring diba? Po ng naturang panukala na mapaaga. Ang sarap daw! Naloko na. Diba? Oh, sa lahat ng magulang natin diyan, sa lahat ng mga nakikinig, paabot nyo na. Sa mga may edad na ha, ng 80, 85, 90, 95, 100, merong matatanggap na. Na biyaya mula sa gobyerno. 'Di ba? Parang gusto na ni Ninang Lilito Nini na umabot ng 80. diba? Sa mga nanay, nanando doon, taon-taon yan ha, makakatanggap na. Diba? Ganda. Very good. Liit naman, dapat 25, sabi ni Emily Vasquez. Sabihin natin, Bongbong Marcos. Mr. President, baka pwede nyo pang dagdagan. Itodo nyo na. Huwag nyo na ibigay kay Sarah. Diba? Mas ano rito? Mas parang mas pakikinabangan ng mga ano natin, senior citizen. Ay, hindi. Ng mga lolo't lola natin. Hirap umabot ng 80. Taon-taon ba? Tsupaeng, taon-taon niya na may matatanggap. Kaya kung ako sa inyo, balita nyo na yan. Ang pagbibigay ng benepisyo sa mga nakatatanda. Para mas maging epektibo ang pagpapatupad po ng naturang batas, itinakda ang pagkakaroon po ng Elderly Data Management System na pangangasiwaan po ng National Commission on Senior Citizens. Ito po'y upang matiyak na ang mga kwalipikadong benepisyaryo makakakuha talaga ng cash gift. Di ba, mga boss? Okay, very good. Mr. President, tuloy-tuloy mo lang yan, ha? Oo, yung mga ano, pag-aralan mo maigi yung mga binibigay sa yung mga panukalang batas na ginagawa ng mga nasa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Oo, kasi alam mo,
Oo, lalo kang mamahalin ng taong bayan. Huwag mong iintindihin yung alin, yung mga pinagsasabi ng mga hinayupak na tulad nito. Ha? Mr. President, yung mga pinagsasabi nito na mukhang iilan lang yung taong nakikaalam at nakakaintindi ng kanyang sinasabi, huwag mong gagayahin. Tuloy-tuloy mo lang. Si dating Presidente Duterte naman, bakit hindi mo to pinag-enroll sa eskwelahan na kung saan ay merong Filipino subject? Ah, naloko na. Wala ba silang Filipino subject? Sa Davao? Mga teacher doon? Utos ba ni Sara? Huwag kayo magturo ng ng Pilipino? Bisaya lang. Cebuano lang, gano'n? Anak ng pating na yan, Ay, ewan ko ba? Naloko na. Tinuod yun. Ha? Dili ko kabalo, dili. dili ko kabalo magbisaya. Ah, naloko na. Madali lang po, umabot ng 80, secret po, gulay, tubig, isda, pagdadasal. Alam mo na, lulutuin mo, saluyot, labong, tsaka pritong bangus. Gusto ko yung bangus sa Pangasinan. Maganda yan, at least nakikinabang ang mga matatanda, dapat tanggalin na ang pork barrel ng mga senador. Lalong nagwala yung mga yan, di ba? Kaya nga yung mga tumakbo dahil dyan. Kasi kung wala ng pork barrel, wala ng pondo, hindi yan, bahala kayo dyan. Ganon. Ganon ang gagawin yan. 15 days siya pa yung hintayin. Mabahay-bahay muna, survey sa mga bahay-bahay ng mga senior. Mio, thank you naman. Sa Dagupan, Boss Mike, masarap yung bangus. Masarap. Malinamnam. Uwi nga ako bukas. Papaluto ako. Sabi ni Cheryl Santa Maria, 1977 ka ba pinanganak, Boss Mike? Hindi. Isang taon pa lang ako nung EDSA Revolution. Napigsa tama na garot. Pati bagoong, may Ijay Pangasinan na imas. Masamit. Masamsamit. Di ba? Ang gano baol ba so pankin mo, pandaldal mo ditadken. Bugong da. Anyways, maganda din chicks sa Dagupan, Boss Mike. Uy. Ang kaganda. nga. Sige na. Senior citizen na ako para matuwa kayo. Ayan, ha? Ayan na. Lalo sa takiro. 1996 pinanganak. Alam nyo na. 1996. Sabi ni Ate Rosie, masamsami ya talaga. Agaylay samit. Diba? Gaylay samit. Sorry, ha? Pipilit kasi magpanggal ato. Igid kami ti bye-bye, Dasol, Pangasinan. Sabi ni Celia Africa, punta tayo doon. Sama natin si Takero. Jack mamating nga 1996 ka. Sugarod! Bagal na Garudan. Sige Garudan, 1947. Man lang nagla-libel. Doon na yung adaman. Ikaw naman kasi, Takero, kung ano pa sinasabi mo.
Ha? Oh, well, mapang kayo Jai, Calibra Island. Basta, ada sumabak kinyami ha, baka nung madamdama ka, sabatin na kami ti Aso. 1987 nga. Itong 1997, tatak to nung ano, sikat na brand, ha? Sikat to na brand. Oo. Sikat to na brand na ano, ng ano, ng damit. Isa pa to si Ate Rose's Kitchen. 1960 talaga. Grabe ka naman. Eh di mas matanda pa ako sa iyo, Boss Mike. Eh ba malamang? Ala ka naman na ano? Issue talaga 'to. Issue ang edad. Malastik na buhay talaga 'to, social media na 'to. Bukas 'wag ka lang mag-live. Ah, naloko na. Sabi ni ano, Chupeng, 1977, 50 ka na. Why, ano 50? Oh, sabi ni Taga-Ilocano, basta alam ko, Gen Z, si Boss Mike. Hello, Boss Mike, Amethyst. Oo, ako will turn 60 this March. Wala ba ang ano, kahit 5K? Ilang taon na po? Kulit talaga. Eh di sa Boss Mike magpa... Oo nga, sa Sunday. Boss Edelisa, ha? 2000 ngayon pinanganak, sabi Jocelyn. Sige na. 27 lang ako. Maaga lang ako nabulok. Okay na? Oo. Oo, chupain ka. Oh, alam ko kung ilang taon ka na, ha? Sabihin ko na. Ilang taon panganay mo? Lola Sutil. Wag na, ikaw naman. Papagloto drip kasi ko. Para kami si Maria. Ah, naloko na. Okay na. Okay na. Yan natin to. Ah! Oh, press na press nga po sa akin nyo. Ano, ano? Vancouver Gem, 47 ka na, Boss Mag? Hindi! Doktora, walang kwenta yung ano mo, ha? Yung ginagawa mo sa akin, doktora like, ha? Ay, nako, lilipat na ako kay Belo. Oo. Boss Mike, napanood ko yung ano, o syempre, ano yung trending sa buong mundo yon, ha? Diba? Sa buong mundo, trending nung kinasal yung Junakis ko. Oo. Oo. Panood nyo yon yung kinasal sa baha? Nandoon ako? Oo, hindi nyo ako nakita. Yung nag-trending yung kinasal sa baha last year. Oo, 24 pa lang yung mga naging ex niyan, sabi. Uy! Ano? Ano ko? 21? 19? 20? Ganon. 19, 20, 21, 22, 23, 20. Ganon lang! 24 nung lumande. Oh! Bale! Bale! Ah! Oy, Ate Rose's Kitchen, 163 ka naman. Kung ano, ano? Naabutan ko pa si Enrile. Ano, mas matanda pa po ko si ano kay Manang ano kay Lola Angwood, ano ba 'yon, yung nagtatato. Sige na nga. Oh, anyway, mga kababayan, wala naman tayong napala, wala rin silang napala sa pagrarally nila. Bakit? Eh, kita niya walang dating, 'di ba? Walang dating yung ginawa nilang pag prayer rally diyan sa Cebu. Bakit? Dahil nga wala rin namang sumuportang mga malalaking religious leader. Oh. Diba? Wala ring sumuportang malalaking political leader. Wala ring sumuportang mga malalaking vlogger. Wala ring sumuportang malalaking
Basketball player! Naloko na. Uy, ano yung sinasabi nyo? Diba mga boss? Muli! Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa Amandako ng Mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Agrabyado, di natapakan ang buong pagkatao. Mananahimik ka na lang, ba't ilalaban? Huwag kang matakot, hayaan mong ika'y samahan ko. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras, pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Huwag katliwanag ang siyang babae. Sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Oh Pilipino, magpapadaya ka ba kung kani-kanino? Papatulan mo pa din ba kahit amoy ang motibo na ikaw ay nililangin para makanakaw sila ng libo? Di tayo pokpok kaya't huwag magpagamit. Nakatutok man sa ulit at tilin ka sa langit. Kilayay na saruro pa pa ng mga palakit. Pagkat hanggang ngayon nagtatanong pa rin ako ng bakit. Kaya di pa rin nasusolusyonan mga problema ang kinakaharap ng pamayanan. Sabi nila yung lahat nagkat, ngunit bakit yung iba wala nang naipundar? Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Galing magsalita, maaari ka nila makuha ng bigla-bigla. Mga mapangmanipula kung di mo maaapila. Ay maniniwala ka ngunit sa dulo wala sila nagawa kahit isa. Yung akala mang tutulong sa iyo na magbanat ng bato ay siya ring magdadagdag sa pinupuwat mong bato. Gagamitin ka lang pala sa pansariling gusto. Ikaw naman ang daling nagpahuto. Maging matapang sa pagharap ng hamon. Lakoyin ang dagat kahit mataas ang alon. Isama mo ako at nakahandang tumulong. Pagkat mahal ko ang bayan at ang Diyos na Panginoon. United Talino Warriors at Boss Mike Cervera, sa kanila'y natutunang maayos. Kaya't kailanman di ako masisira. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Huwag katliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot.